Okay, magandang araw, class. So, ang subject natin is CE224, Fundamentals of Surveying. Nasa chapter 3 na tayo, Measurement of Vertical Distance. So, ang ginagawa dyan is leveling. So, ang leveling daw is the process of directly or indirectly measuring vertical distances to determine the elevation of points or their difference in elevation. So, ang leveling daw is yung proseso ng paghanap or pagdiskubre kung gaano kalaki yung diferensya ng kanilang elevation or yung difference ng height from point A to point B. So sinasabi diyan, it is vital and important aspect of surveying since leveling operations are undertaken to provide necessary data for engineering design and construction and the production of topographic maps. So importante siya sa construction. So for example kasi tulad nga nun, 'di ba, sa mga plano natin may separate sheet para sa may elevation ng na plano. So kailangan mo rin siyang i-survey para malaman mo kung yung tina-target mo bang elevation is feasible or makabubuti doon sa construction mo. So important ay yung isang importansya ng leveling. Isa pang importansya ng leveling is sa pag-establish ng mga topographic maps. Okay? So, next na, ang pinaka-importante na mahalaga ng leveling is that sa pag-build ng buildings, canals, and other vertical and horizontal structures. So, nakatutulong siya para ma-design natin ng mabuti at maganda yung mga structures na ating gagawin. So, this is a sample figure ng leveling. So, types of leveling. So, maraming types ng leveling, pero ang pinakamaraming subcategory ay yung letter A natin, direct leveling. So, sinasabi niyan, it is the most commonly used method of leveling. In this method, measurements are observed directly from leveling instrument. So, ang leveling, necessary gumagamit talaga siya ng instrument. So, hindi gumagamit siya ng instrument tulad ng mga levels, mga transit level, theodolite, tachometer, ginagamit siya dyan. So, ang isang subcategory ng direct leveling ay ang simple leveling. So, it is a simple and basic form of leveling kung saan daw meron dalawang points. Sa dalawang points na yun, may nakatayong leveling rod. At sa gitna ng dalawang points na yun is nakalocate yung instrument and then dun niya sisipatin or sisilipin kung para makita yung reading ng bawat leveling rods. So this is the sample figure. So this, sa dalawang end, merong either leveling rod or stadia rod. And then sa gitna nila is merong instrument or level instrument. So, titingnan niya yung itong, sisilipin niya yung kabilang side and also the other side. Okay? Next naman is differential leveling. So, itong differential leveling is kamukha lang din, is simple leveling. Ang pinagkaiba lang niya is combination na siya. Kumbaga, marami na. So, kung nakikita niyo dyan sa figure, marami siyang pinagsama-sama ang simple leveling. Pagkakasunod siya. Okay, fly leveling naman is also kamukha lang din ng differential leveling but the difference is sloping, incline yung kadalasang tinitingnan niyang tuloy-tuloy, gradual yung pag-increase ng elevation niya or gradual yung pag-decrease. Okay, next naman is profile leveling. So sa profile leveling, ito kadalasang ginagamit sa kalsada. So kukunin niya yung elevation bawat stations. So, for example, dito sa figure is point A to point B, divided yung point A to point B sa maraming stations, and then, pag nakuha yung elevation, igagrab siya para makita yung formation ng kanyang lupa, and makikita niya naman yung bold line, or yung continuous line, so yung pinaka-elevation. And then, yun yung tinatawag nating profile. And then, gumawa din siya ng broken line, para makita din natin kung ano ba yung tinatarget niyang mayang mangyari. So, yung profile leveling, necessary siya sa kalsada. Bakit?
Kasi para malaman natin kung tatambakan ba or babawasan yung lupa. So number 5 is precise leveling. So yung precise leveling is also similar to differential leveling, pero mas mataas lang yung accuracy niya. So sinasabi dyan na ang accuracy na tinatarget ng precise leveling is 1 mm per 1 km. So almost perfect na siya. Kumbaga 1 is to 1,000 yung ano niya, yung accuracy na gusto niya. So sinasabi, parang ang dating nun is kada 1,000 tama na nagagawa mo, meron ka lang isang pagkakamali. Yun yung gustong accuracy ng precise leveling. So number 6 naman is reciprocal leveling. So sinasabi dyan, when it is not possible to locate the leveling instrument in between the intervisible points, reciprocal leveling is performed. So for example, nyan is kadalasan sa ilog. So by the coast to coast. So kasi di ba ang simple leveling, kailangan nasa gitna yung instrument. And kung sa ilog, hindi mo naman pwedeng ilagay sa gitna yung instrument. So ang gagawin mo is magkakaroon ka ng reciprocal leveling kung saan kabilaan mo na lang siyang sisipatin. So another types ng leveling is trigonometric leveling. Ito yung may application na ng trigonometry sa pagle-level. So ito yung figure niya. So next is barometric leveling. So ang barometric leveling is from the word barometer. So alam naman natin na ang barometer is an instrument that used to measure atmosphere at any altitude. So sinasabi dyan na ang barometer kasi is nagkakandak ng pressure. So pwede siyang makalocate, makapagbigay ng pressure sa'yo at any given elevation. So usually lumalabas yun sa boards. Sa board exam natin, barometric leveling. So, kadalasang example niyan is mountain. So, halimbawa, Mount Pinatubo is at the elevation of 1,350 under the pressure of 200 megapascal. So, ganun yung example ng problem niya. Then, magbibigay ulit ng bagong bundok or any other form of land para ibigay. Tapos, may bibigay lang na it's either given yung pressure or elevation para makuha mo yung unknown dun sa may problem. Letter D naman is stadia leveling. So ito daw yung modified form ni trigonometric leveling applying the principle of tachometer. So kung naalala, tatandaan nyo sa may ano natin, sa horizontal distance, gumagamit ng tachometer tayo. So ganun lang din yun. Kumbaga ang trigonometric leveling pinaghalo lang with using tachometer. So gumagamit din siya ng constant dyan. So, yan yung example lang, kanyang figure. Okay, type of levels. So, ito yung mga level daw na kadalasan. So, number 1 is dumpy levels, 2 Y levels, 3 tilting levels, 4 geodetic levels, 5 is auto level, 6 is builder's level, 7 is transit as level, 8 is laser level, 9 is hand level. So yung 9 is hand level, ano yon, hindi naman siya ganong, hindi naman ginagamit usually sa surveying. Kasi yun yung kahawig lang siya ng halos spirit level. So kung alam niyo spirit level yung ginagamit sa construction. So yun yung kadalasan nakikita niyo. So number 8 naman is laser level. So one time pa lang ako naka-experience gumamit na ito. So ano siya, parang instrument din siya na ginagamitan din ng tripod. Then ilalagay mo siya doon. Pagka na-mount mo siya sa may tripod, maglalabas siya ng laser lights. So yung laser light na yun, yung magiging reference mo kung naka-level ba yung sinisipat mo. So ito yung example ng isang level. So meron tayong earpiece. Ito kung saan nakaturo yung mouse pointer. Merong circular bubble or bull's eye. So, yun yung level. So, hindi kasi natin siya maayan, no? Pero sa field, pag in-actual nyo sa field, mas maintindihan nyo siya. So, ito yung focusing knob nasa taas and then yung leveling screws. So, kailangan kasi naka-level siya. Ibig sabihin,
naka 180 degrees yung pagkakatayo niya or nasa tama yung kanyang pagkaka-level. So para malaman kung tama yung level niya, dito mo siya i-check sa may circular bubble. So dapat may ano siya eh, parang may bilog siya, tapos dapat yung bubble is nakapasok doon sa bilog to prove na naka-level yung ginagamit mong instrument. So bukod doon sa level sa instrument, level instrument, meron din tayong leveling rod. So ang leveling rod kadalasan ang most common na alam natin is the Stadia rod. So yung lahat ng leveling rod is may graduation. So ang graduation is hindi yung magmamarcha ka. So reminder, so kung alam ko naman na discuss na sa inyo yan lalo na nung senior high school, pero ang graduation is yung the measurement na pinapakita tulad na ito, 6 meters, 6.1, 6.2. So, yun yung tinatawag na graduation. So, next is yung crosshairs. So, na-discuss naman na yan sa may chapter 2 natin. Leveling natin, meron naman tayong additional topic na curvature and refraction. So, yung curvature and refraction is yung pagsasaalang-alang or pagre-respect natin sa aspeto na spheroidal yung shape ng Earth. So, maaaring mag-curve yung line of sight natin or ipinapakita dyan yung epekto ng pagiging spheroidal shape ng Earth. So, sinabi dyan na the effect of Earth curvature and atmospheric refraction are taken into account in leveling work since the measurements are made in vertical planes and this affects all the occurrence in the same plane. So sinasabi diyan na kailangan nating i-respect yung effect ng curvature and atmospheric refraction na pinoproduce ni Earth. So kung makikita nyo sa figure, ito yung figure. So dito meron siyang horizontal line. So yung horizontal line yun yung kino-consider na halos line of sight natin. So dito yung C to D, yung height na yun yung height nung instrument or nung if ever na first person yung gagawing reference, yun yung height ay eye level nung tao. So sa kabila naman, yun na yung refracted line of sight. So dito sa gitna, hinati siya sa gitna, meron siyang vertical line which is the point of tangency. And yung distance naman na K is mula doon sa height nung tao, mula doon sa tao, papunta doon sa point of tangency. And yung formula na na-derive para dyan is H is equals to 0.0675 K squared. Ayun, so ito yung sample problem natin na una. So ang unang sample problem natin is differential level. So sinasabi dyan, complete the differential level notes shown below and perform the customary arithmetic check. So ang given is yung mga stations BM1 hanggang BM4 backside. So yung height of instrument makocompute, iko-compute natin yan. Next is yung foresight. And then yung initial elevation mula dun sa BM1. So, syempre, una, kailangan nating i-drawing para may idea tayo kung paano ba yung nangyari doon sa site. Okay, so, nag-establish siya ng dalawang points. So, ang dalawang points ay tinawag nating BM1, ito, sundan nyo yung mouse pointer glass, and then yung TP1. So, between BM1 and TP1, in-establish niya yung instrument sa gitna nila para mag-conduct ng site, para makita niya yung Stadia interval. So, tiningnan niya ngayon. Pagka tiningnan niya pakaliwa, yun yung tinatawag nating backside. So, from the first setup ng instrument, sinipat niya yung nasa kaliwang placement na level rod, yun yung tinatawag na backside, and nakuha niya is 1.256. And then, ang sinipat niyang kasunod is yung nasa right side na level rod, yun naman yung tinatawag na foresight. So pagka ano niya, ang lumabas sa reading niya is 1.886. So after nun,
na-establish niya na yung point doon sa TP1, pero hindi pa niya nare-reach yung dulo ng distance na gusto niyang mapuntahan. So, nag-establish ulit siya ng another point, which is the point ng TP2. So, from the TP2, between sa TP1, nag-set up ulit siya ng instrument doon sa gitna. So, tiningnan niya yung nasa left side na level rod, nakakuha siya ng backsight, and then tiningnan niya ulit yung nasa right side na level rod, nakakuha siya ng foresight. So, uulit-ulitin lang niya yung process na yon hanggang marating niya yung BM4. So, class typographical to, yung nasa taas na to. So, hindi yung BM1 to TP2 pa rin. So, TP2 hanggang BM3 na siya. So, typographical lang yun. Kasi kung susundan natin, sa first figure, nandun na tayo sa point ni TP2. And then, yung next figure na isa-show natin is from TP2 hanggang BM3. So, paulit-ulit lang niya, inulit-ulit lang niya yung process hanggang sa makarating siya sa may BM4. So, ito na yung sa may BM4. So, after nun, na-complete niya na yung set of data niya. So, pwede niya nang i-compute or kumpletuhin yung differential level note para mahanap niya yung elevation doon sa may BM4. So, nung na-compute niya, ito yon. So, paano ba yung process niya? So, ang unang process niya is yung elevation from BM1 ay inad si backsight. So, 127.133 plus backsight na 1.256, makukuha natin yung height ng instrument. So, yung height ng instrument ay 128.389. So, nakuha natin yung height ng instrument doon sa unang setup. So, para naman makuha natin yung elevation mula doon sa TP1, doon sa point ni TP1, ima-minus natin yung nakuha nating height of instrument doon sa foresight. Okay? So, ulitin natin class sa. Sundan nyo lang yung mouse pointer class. So, ito yung mouse pointer natin. So, given una is yung elevation. So, yung elevation is 127.133. So, ngayon, sa elevation na to, ia-add natin si backsight. So, si backsight ay 1.256. So, 127.133 plus 1.256, makukuha natin as a result si height of the instrument or HI. Ngayon, ang lumabas sa height of the instrument natin is 128.389. So, nakuha na natin yung height of instrument. So, ang kailangan naman nating sunod na i-locate is yung elevation ng point TP1. So, para makuha natin yung elevation ng point TP1, itong height of instrument natin na nakuha ay babawasan natin ng foresight mula doon sa TP1. Okay? So, 1.28.389 minus yung foresight na 1.886, ang lalabas na elevation ng ating TP1 is 126.503. So, uulitin lang natin yung process na ginawa natin kanina. Meron na tayong elevation, 126.503. Ngayon, kailangan natin i-add si backsight. Pag in-add natin si backsight dun sa elevation na 126.503 plus 1.116, ang lalabas na result is 127.619, which is yung height of the instrument. So, para makuha naman natin yung elevation sa TP2, susubtract natin yung foresight sa TP2. So, height of the instrument ni TP1 minus foresight ni TP2, makukuha na natin yung elevation ni TP2.
So uulit-ulitin mo lang siya hanggang makarating ka doon sa may last na BM. Hanggang sa may BM4. So 127.619 minus 1.527 will be equals to 126.092. So repeat lang natin yung process. 126.092 plus 1.228, ang makukuha natin is 127.320. Ima-minus na natin si Forsyth for the next point na 2.246, makukuha nating elevation is 125.074. So pag nakuha natin yon, add ulit natin si Backsyth, 125.074 plus 1.189, lalabas si height of instrument na 126.263, then minus natin si Forsyth for the next point, 2.017, lalabas si elevation na 124.246. So continuous ang process, 124.246 plus 1.070, makukuha natin ay 125.316 minus Forsyth 2.656, ang lalabas is 122.660. So elevation 122.660 plus 1.831 na backside, ang lalabas ay 1.24.491. So yung height of instrument minus ulit sa Forsyth 2.756, ang lalabas na final elevation natin ay 121.726. So sure na ba tayong tama yon? So base dun sa sinunod nating process, nasunod naman natin ng tama yung process. Pero to check, kailangan nating i-conduct yung arithmetic check. So dito ipapakita natin na tama yung sagot natin na 121.726. So arithmetic check, para makuha natin yung elevation ng BM4, ito ay equal sa elevation ng BM1 plus the summation ng backside minus summation ng Forsyth. So 127.133 plus yung summation ng backside minus yung summation ng Forsyth. So makukuha natin yung elevation ng BM4 as 121.726. So magkamukha siya. Ibig sabihin, tama yung ginawa nating step. Okay? So next and last problem natin na sample is for the curvature and refraction naman. So sinasabi dyan, a woman standing on a beach can just see the top of a lighthouse 24.140 kilometers away. If her height above the sea level is 1.738 meters, determine the height of the lighthouse above the sea level. So dito, chinek siya. So dito makita natin sa figure. So dinrawing yung tao and dinrawing lighthouse on the other side. So kailangan na inirepresent yung spheroidal shape ng earth. So sa line of sight ng tao, merong point of tangency doon sa spheroidal shape ng earth, doon sa curvature, para makita niya yung lighthouse. Okay, so yung horizontal line na to is nagre-represent ng line of sight. Okay, so ang distance down mula doon ng tao doon sa lighthouse ay 24.140 kilometers. So samantalang ang height of the eyesight or eye height ng tao ay 1.783 meters above the sea level. So given yung total distance and given yung height ng eyesight ng tao, ang hinahanap natin ay yung height ng lighthouse. So base doon sa formula natin, pwede nating makuha yung distance ng tao mula
doon sa point of tangency using the formula H is equals to 0.065 K squared. So, ito yung solution niya. So, di ba, ulitin natin yung formula na sinabi natin kanina. H is equals to 0.0675 K squared. So, siguro, hindi ko natatandaan, pero sa tingin ko, nagkamali ako nung unang banggit. So, ito yung formula talaga. So, H is equals to 0.0675 K squared. So, dahil dalawang part yung kinukuha natin, gagamit tayo ng representation as H1 and K1. So, yung H1 natin is yung height ng eyesight ng tao. So, given yun, 1.738, it will be equal to yung constant na 0.0675 K1 squared. So, by substituting and calculating directly sa calculator, makukuha natin yung distance nung tao, nung woman, hanggang doon sa may point of tangency, which is 5.074 kilometers. So, nakuha na natin yung distance nung woman hanggang doon sa point of tangency. So, ano naman yung kailangan nating hanapin? Kailangan nating hanapin yung distance nung lighthouse papunta dun sa point of tangency. Makukuha ba natin yon? Yes, makukuha natin dahil given yung total distance sa pagitan ng human at nung lighthouse. So, K1 plus K2 is equals to 24.140 kilometers. Makukuha natin na si K2 ay equal sa 19.066 kilometers. So, ngayon, meron na tayong K2. So, pwede na nating makuha yung height ng lighthouse or yung height ng tower using the formula that is given for curvature and refraction. So, gamitin natin yung formula, i-substitute natin siya. H is equals to 0.0675 K2 squared. So, pag sinubstitute natin siya, will be equal to 0.0675 multiplied by 19.066 quantity squared. Ang lalabas na height nung lighthouse natin is 24.537 meters. So, dyan nagtatapos yung discussion natin, class. And kung may questions kayo, tulad ng sabi ko, pwede kayong mag-message doon sa may ating group chat, or pwede nyo, kung medyo nahihiya kayo sa classmates nyo, pwede rin naman kayong mag-send sa akin ng direct message. So, sasagutin natin yon hanggang sa abot ng ating makakaya. And this concludes our topic for the chapter 3, measurement in horizontal distance. So, sana ay marami kayong natutunan. And thank you for listening. Goodbye, class.